sa patuloy po na pagbibigay-pugay ng kada umaga sa ating makabagong bayaniya, mga guro. Isa na namang kada na guro ang ibibida natin dito. Nag-viral po siya sa social media at umani ng 9,000 shares ang post na yon dahil si teacher kahit maputik, basang-basa sa ulan, eh sinuong niya ito makarating lamang sa paaralan na kanyang pinapasukan. Tunay na kahanga-hanga ang kanilang dedikasyon. Kaya panoorin natin ito, mga kada. Makikita sa cellphone video ang hirap ng mga guro ng Tacloobo Elementary School na tinatahak ang mabato at maputik na daan sa isang bayan sa Sarangani Province. Kahit na delikado, hindi alintana ng mga guro ang hirap na makapagdala ng mga learning modules na gagamitin ng mga estudyante sa muling pagbubukas ng school year. Isa na rito ang 24-year-old elementary teacher na si Michelle. Bandang hapon na po is makulimlim na po. So, ayun, napag-desisyon na namin na bumaba kami. Tapos, biglang sa nasa kaligitnaan na po kami ng daan, bigla pong umulan. Napakalakas po na ulan. Then hindi po namin yun in-expect kasi nga po akala namin wala pang ulan doon sa school pero doon pala sa kabilang bundok, umuulan na po pala. Wala na po kaming magawa. Hindi naman po pwede na bumalik kami. Kaya ang mga guro, imbis na magreklamo sa sitwasyong kanilang nararanasan, in-enjoy na lang ang ulan. Ano lang po namin na worries namin nun is that may laptop po kaming dala. Pag bukas po sa bag, tumutulog pa po yung tubig sa bag. Then ayun, chinek po yung laptop. And then, okay naman po, wala naman pong nangyari. Ang post na ito sa social media, hindi akalaing magiging usap-usapan pala. Marami ang nagulat. Marami ang namangha sa dedikasyong binigay ng mga guro. Matutulang ang mga bata na nasa malalayong lugar. Di na din po bago sa amin ganun. Sadyang naano lang din po, sadyang napansin lang po ng mga netizens, di ko po alam na nag-viral na pala. Hindi halos maipinta ang saya ng mga guro tulad ni Teacher Michelle. Dahil matapos itong pag-usapan sa social media, kaliwat kanan na ang nagpaabot ng tulong. Bali na overwhelmed na lang din po ako sa result kasi nga po napakaraming nag-donate po as in para sa school po. So napakasaya. Kung inaakala na yung post ko is magdudulot siya ng blessings para po sa aming school. Ganun po. Maraming salamat po. Pero para kay Teacher Michelle, normal lang ang lahat sa kanila at hindi na bago ang mga ganitong eksena. Swerte kami kapag hindi po umulan. Ganun po, madadaanan ng motor. Pero kapag umuulan po, ayun, yung kabayo, kalabaw lang po yung pwede dumaan doon. Except po doon sa mga driver na hasang-hasa na doon sa lugar na yan. Kasi po, yung mga tao doon is nararanasan din nila yung nararanasan namin. Alam din po namin na mas mahirap yun sa parte nila kasi nga araw-araw sila nandun. Iniisip po sila nga na kaya nila, kami pa ba? Para sa mga gurong naghihirap magbiyahe ng kilo-kilometro, mas mahalaga na matuto ang mga bata. Hangad nila na balang araw makakapagtapos din ang mga bata. Ang makita yung mga estudyante ko na makapagtapos ng pag-aaral po at maging successful. Natural lang mapagod talaga. Lahat naman talaga napapagod din. Wala din namang trabaho. Hindi mahirap. Kung gusto mo yan, paglaban mo, magsumikap ka. So kung pagod ka ngayon, bangon ka na naman tomorrow. Ngayong World Teachers Month, saludo kami sa mga gurong ginagawa ang lahat para sa mga batang nais matuto ngayong pandemya. Malayo man, malapit din. Kailanman hindi magbabago ang damdamin. Napansin man po kami o hindi, so napakalaking pasalamat na po namin. Kasi po dito po sa amin is marami pa talaga yung mas mahirap na tinatahak. Ang pagiging teacher ay hindi isang madaling profesyon. Ngunit kung ito ay kakapanan mo ng buong puso, magiging madali lang po ito. Isang karangalan na makasama natin ngayon sa kada umaga si Teacher Michelle Bakiran Miguel. Magandang umaga, Teacher Michelle! Welcome po sa kada umaga. Hello po, magandang umaga po. Yung smile mo talaga eh, grabe. Nakaka-warm ng katawan eh. Teacher Michelle,
Naikwento mo na sa amin kung ano yung nangyari doon sa viral photo nyo, no? Yung putik-putik at basang-basa kayo sa ulan. Ano po yung iniisip nyo ng mga oras na iyon? Pa-uwi na po kami. So, excited then. At the same time po is kinabahan kasi nga po may ulan. Then, ayun po, maputik na naman yung daan. Pero at least po, sama-sama po kasi kami noon. So, iniisip ko, enjoy to. Kasi nga, lahat kami. So, makikita mo yung isang kasama mo, tik na ma-slide. So, nagkakatuwaan. Ganun po. Hindi kayo nag-turn back, no? Kahit ganun ang panahon. Hindi na rin po. Kasi nga po, hindi kami nakadala noon ng extra damit para pang bukas po. And then, plano po talaga namin is, ano po, is umuwi. Kasi nga, pagkabukas po noon is may taping po kami for Tele-RBI po. Matagal na bang ganyan ang daan sa inyo? Walang sementadong kalsada, tapos nagmumotor ka pa, papuntang school. Hindi ba mahirap yung Teacher Michelle? Dito po sa amin is marami naman po yung sementado. Pero yung sa mga sitios po ng every barangay po is dinedevelop pa po nila. So, ganun po. Pero kasamahan ko po yung nagmotor. Bali, ako lang po yung nag-picture. Kasama ko po yung husband ko nung time na yun po. Aha. At paminsan-minsan, so most of the time, kayo po ay naglalakad lamang? Opo, kapag umuulan po. Like, ano po, from Monday hanggang ngayon po, maglalakad po kami kasi nga maulan. Oo, ganun po. Lalo na ngayon, Teacher Michelle, ano, tag-ulan? Kamusta? Kamusta ang biyahe ninyo? Ganun din po. Naglalakas every morning. Bali, ano na rin po namin, iniisip na lang po namin is exercise lang na lang din po yun. Kasi nga, minsan hindi na makapag-exercise. So, ayun, iniisip na lang namin na bali, magandang bagay na din yun kasi nga is nakakapag-exercise kami papuntang school. Aha. Saan niyo kinukuha, Teacher Michelle, yung dedikasyon ninyo? At gano'n na lamang po ang pagmamahalin niyo sa inyong trabaho? Unang-una po is para po sa pamilya ko at sa bubuuhin ko po ng pamilya. At syempre po para po sa mga bata. Ang sarap pong makatulong sa mga estudyante po. Meron po bang mga times na minsan ay gusto mo nang, syempre hindi naman araw-araw laban yung ating feeling, di ba? Meron po bang mga times na gusto mo nang sumuko dahil sa hirap na mga nararanasan ninyo? Siguro po, never po akong, never po napasok sa isip ko na sumuko dahil lang po dun sa hirap ng daanan. Eh kasi nga po, dito po sa amin is mas marami pa po yung mga mahihirap yung daan kaysa po sa amin. Tinuturing na rin po namin na mas madali yung sa amin kaysa po sa iba. Kasi nga po, kung tutuusin, mas malapit lang yun para po sa amin. At saka teacher, alam naman natin na ang profesyon ng pagtuturo ay talagang dahil sa pagmamahal at sa passion. Ano po yung parang nagiging payback na lamang sa inyo? Kapag may na-perfect po, kapag halos po, kumpleto yung sagot ng mga bata po. At yung pag-viral po nung inyong mga pictures na naulanan ng mga co-teachers ninyo sa pagdadala lamang ng modules, ano po yung naging epekto? Kayo ba yung naging celebrity dyan sa inyong lugar? Instant celebrity po. Nakakahiya pero siguro di lang po kami sanay, hindi pa namin ma-handle talaga yung reaction. Pero ano po, inuunti-unti namin yung pagka-instant celebrity po namin. Alam niyo teacher, kasi siguro marami naman sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganyan. Kinakailangan talaga maglakad sa mga putikan or nauulanan. Ang pagkakaiba ninyo ay yung attitude niyo po na kahit ganun po yung pinagdadaanan niyo, naka-smile pa rin kayo, nag-e-enjoy. Kumbaga, you make the most out of something, di ba? Opo. O ano na lamang po ang mensahe ninyo sa mga co-teachers ninyo all over the country? So, para po sa lahat ng
mga teachers. Happy Teachers Month po sa inyo. So, laban lang tayo mga teachers. Malapit na yung bonus. Yes! Deserve na deserve niyo po yan, Teacher Michelle. Thank you po. Mag-iingat po kayo lagi. At we are all very proud of you and very humbled po sa inyong dedication at compassion sa inyong profesyon. At sa marami pang katulad ninyo, Teacher Michelle. Mabuhay po kayo at Happy Teachers Month! Thank you po! Ingat! At good morning! Thank you po.